magandang araw, Kasibuana! Oras na para sa kauna-unahang edisyon ng Kasibuana Newscast. Ako si Janice B. Cotanda. Hatid namin sa inyo ang pinakabago at pinakamahahalagang balita sa Cebuana Lumiere. Ito ang mga mainit na balitang Cebuana ngayon. Pagsasangla, ibinida sa Financial Inclusion Program ng gobyerno. Nakasanayan na ng ilan sa ating mga Pilipino ang paglapit sa mga pawn shops o sanglaan bilang pangmadali ang solusyon sa pampinansyal natin mga pangangailangan. Kaya naman, kinikilala ang mga ito ng gobyerno na isang mainam na kasangga sa kanilang Financial Inclusion Program. Ito ang balita ni Ces Derit Del Rosario. Mag-isang itinataguyod ng buko vendor na si Mang Edgar Cadaña ang kanyang limang anak. Mahigit 20 taon na siyang naglalako ng buko sa Baclaran kung saan kumikita siya ng 1,000 kada araw. Lahat ng kinikita niya mula sa paglalako ay kanyang ipinapadala linggo-linggo sa Bicol. Gusto ko makapagtapos, siyempre sila. Kaya kahit mahirap yung buhay, araw-araw ako nagtitinda. Minsan ang nagkasakit si Mang Edgar at dahil siya lang ang naghahanap buhay sa pamilya, kinailangan niyang magsangla ng alahas sa Cebuana Lumiere. Ang Cebuana Lumiere ang nangunguna sa pinakamaraming pawn shop sa bawat sulok ng Pilipinas na nagsisilbing kaagapay ng gobyerno sa Financial Inclusion Program nito. Ito ay naglalayo na mabigyan ng access sa iba't ibang klase ng microfinancial services ang mga mamamayang may maliliit na negosyo tulad ni Mang Edgar. Ces Derit Del Rosario, nagbabalita para sa Cebuana Newscast. Ikaw ba ang susunod na Happiest Pinoy? Muling ilulunsad ng Cebuana Lumiere ngayong 2018 ang Search for the Happiest Pinoy na naglalayong kilalanin ang mga kapitapitagang miyembro ng ating pamayanan. Ating kilalanin at baliktanawin ang mga nagdaang Happiest Pinoy Awardees. Ulat hatid ni Lani Misiel Suzo. Kilala ang mga Pilipino na likas na masiyahin sa kabila ng kahirapan o pagsubok sa buhay. Kaya naman naglugsad ang Cebuana Lumiere noong taong 2009 ng isang patimpalak na naglalayong kilalanin ng mga Pilipinong hindi nagpatalo sa mga pagsubok at bagkus piniling harapin ang mga hamon ng buhay na nakangiti at puno ng pag-asa. Ngunit ano nga ba ang sikreto upang maging Happiest Pinoy? Si Winston Maxino, isang corporate executive ang kauna-unang Happiest Pinoy awardee. Sa kabila ng kanyang malubhang sakit at pagkakaroon ng anak na may kapansanan, tunay na kahanga-hanga ang pagtingin niya sa buhay na nagsilbing inspirasyon sa mga taong nakakakilala sa kanya. Happiness is really a state of mind, a state of philosophy and a state of belief. And I think happiness can best be exemplified by a person's feeling towards others. Hindi man naging madali ang buhay para kay Romel Arellano, Happiest Pinoy 2012 awardee, hindi ito makikita sa kanyang mukha. Ipinanganak si Romel sa isang hindi marangyang pamilya at sa edad na 1 taong gulang, siya ay tinamaan ng polio at hindi na muling nakapaglakad pa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya ito hinayaang maging hadlang sa kanyang mga pangarap. Paano ka nakakangiti sa kabila ng kalagayan mo? Marahil na itanong niya sa akin iyon dahil nakangiti ako sa kanya. Ang aking sagot, dahil masaya po ako, dahil binigyan ako ng buhay at kakayahan sa kabila na nakikita ninyong physical ko ang kalagayan. Isang pagpapatunay na hindi hadlang kapansanan upang makaangat sa buhay si Richardson Navor, Happiest Pinoy 2015 awardee. Nakaranas man ng pambubuli nung siya ay bata pa dahil sa kanyang sakit na cerebral palsy, pinilit niyang lumaban sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at pagsali sa iba't ibang organisasyon na nagsilbing daan upang magtagumpay siya sa totoong mundo. Dumating yung aha moment nung sabi ng teacher ko, bakit hindi ka mag-student council? Ba't hindi ka kumuha ng mga leadership position? Na parang, wow, kung merong isang tao na naniniwala na kaya kong mag-lead ng ibang tao, bakit siya nagagawa niyang maniwala sa akin? And yet, ako hindi ko kayang maniwala sa sarili ko. Sila ang mga nagdaang awardees ng Search for the Happiest Pinoy. Ngayong 2018, maglulunsad muli ng nationwide search ang Cebuana Lumiere upang ipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Lani Misia Suzon, nagbabalita para sa Cebuana Newscast. Susunod, iwas sunog tips ngayong panahon ng tag-init. Cebuana Lumiere, pinarangalan abroad. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Cebuana Newscast. Cebuana, magre-renew ka ba ng sangla? May chance kang manalo ng limpak-limpak na papremyo.
maging isa sa 27 winners ng cash prize. Sali na sa mag-renew at manalo ng Cash Pa Premier Raffle Promo. Kasi buwan na, magre-renew ba ng sagla? Baka surantihin ka sa aming pick-up prize. At maaari ka rin manalo ng 5,000 cash. Mag-renew on time dahil may syerte sa renewal! Kasi buwan na, magre-renew ka ba ng sangla? May chance ang manalo ng lipak-limpak na pampremyo. Maging isa sa 74 winners ng cash prize or 93 winners ng grocery package. Sali na sa May Pera sa Renewal Raffle Promo. Nagbabalik ang Kasibuana Newscast. Summer na mga Kasibuana! Alamin ang ilang mahahalagang fire prevention tips mula sa Bureau of Fire Protection upang maiwasan ang sunog ngayong panahon ng tag-init. Nagbabalik si Lani Misiel Suzon. 10 taon nang rumiresponde sa mga nasusunog na gusali ang Blue Eagle Fire Volunteer and Rescue Group na pinamumunuan ni Conrado Tikboy Mendoza, 68 taong gulang ng Barangay 216, Zone 20, Tondo, Manila. Binuo ni Mang Tikboy ang nasabing grupo na ngayon ay may 20 fire volunteers upang magkaroon ng kanilang barangay ng sariling fire brigade sa panahon ng sunog. Sa loob ng 3 taon, 2 beses nagkaroon ng sunog sa kabila namin. Ubos. Naubos yun. Parehas, 2 beses. Wala pang fire volunteer. Noong 2017, mahigit 13,000 sunog ang naganap mula Enero hanggang Hunyo ng nasabing taon. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP, upang siguraduhin na maipapaalala sa mga mamamayan ang kahalagahan ng pag-iingat sa sunog, inulunsad ng BFP ang Fire Prevention Month na may temang Ligtas na Pilipinas ang ating hangad, pag-iingat sa sunog ay sa sarili ipatupad. Sa pagsisimula ng Fire Prevention Month, nagtipon-tipon ang daang-daang kawanin ng Bureau of Fire Protection o BFP upang ipaalala sa publiko na patuloy silang nakaalalay pagdating sa panahon ng sakuna o sunog. Daang-daang fire volunteers ang nagtipon-tipon upang makiisa sa isang fire prevention rally at nagbigay rin ng iwas sunog tips ang ilang miyembro mula sa Quezon City Bureau of Fire Protection. Sa akin siguro yung LPG natin, siguraduhing naka-close yung valve. Yung mga hose dapat nakikita rin natin na walang mga leaks. Huwag na huwag po natin iwanan ang mga nilulutong pagkain at ilayo ang kandila sa mga madaling masunog na bagay. Sa akin naman po ay tamang paggamit ng fire extinguishers. Alamin lamang po yung word na PAS. P stands for pull, A stands for aim, S stands for squeeze, and another S stands for sweep. Nag-uulat para sa Kasibuana Newscast, ito po si Lani Misiel Suzon. Cebuana Luvillier CEO John Henry Luvillier muli na namang humakot ng karangalan sa katatapos na International Business Awards at Golden Bridge Awards. Nag-uulat si Vic Diesta. Pinarangalan kamakailan ng President at Chief Executive Officer ng PJ Luvillier Group of Companies, John Henry Luvillier, ng 2 prestigyosong international award-giving bodies. Ginawaran ng Gold Stevie Awards si Luvillier na International Business Awards o Stevie Awards bilang Executive of the Year for Insurance and for Diversified Services category. Nanalo rin siya ng Bronze Stevie Award bilang Executive of the Year for Conglomerates and for Financial Services category. Pinarangalan rin siya na Maverick of the Year at Innovator of the Year. Si Luvillier lamang ang kaisa-isang executive na kinilala sa iba't ibang kategorya ng nasabing patimpalak. Wagi rin sa 2017 Golden Bridge Award si Luvillier kung saan pinarangalan ito ng Bronze Trophy bilang Executive of the Year. Vic Jesta, nagbabalita para sa Kasibuana Newscast. Susunod, out-of-school youth at school dropouts pwede na uling makapag-aral for free. Sarah G, tampok sa pinakabagong Cebuana Luvillier TVC. Magbabalik ang Kasibuana Newscast matapos ang ilang mga paalala. Siyempre, bahay. Para kahit pa paano, may tirahan ka na talaga. Bibili po kami ng bahay kasi nangungumpahan lang po kami.
mag-share ka rin sa ano, sa iba. Ah, educational ano, assistance sa mga anak ko, number one. Ha? Eh, syempre, para yung future nila maganda. Diba? Instead na igastusin mo sa mga luxury, doon na lang, investment sa education, at saka syempre, bahay. Welcome back, Kasibuana! Nagbabalik ang Kasibuana Newscast. Out of school youth at school dropouts, pwede na muling makapag-aral ng high school for free sa tulong ng alternative learning system ng Cebuana Lugalier at DepEd. Nagbabalik si Vic Diesta. Second year high school si Fritz Sabanya, noong siya ay nagdesisyong tumigil sa pag-aaral dahil sa matinding kalungkutan. Bumaba yung self-esteem, pakiramdam ko lumayo yung mga friends ko sa akin. Nag-decide ako na mag-drop na lang. Makalipas ng ilang taon, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS Program ng Department of Education. Tinatayang 1,000,000 ALS learners ang target ng Department of Education o DepEd ngayong taon sa tulong ng local government units at ibang mga pribadong institusyon tulad ng Cebuana Lulier. Nitong Pebrero, formal na ibinukas ng Cebuana Lulier sa pamamagitan ng kanilang foundation ang 75 ALS center nila sa Quezon City. Isa ito sa mga paraan na nabibigyan namin sila ng motibasyon. Ito yung mga nagiging way para sila ay mamotivate namin lalo to finish their studies. Vic Jesta, nagbabalita para sa Cebuana Newscast. Longtime Cebuana Lulier brand ambassador and pop star royalty Sara Jeronimo muli na namang nagpaantig ng mga puso sa pinakabagong animated Cebuana Lulier TVC. Nagbabalik si Lani Messias Suzy. Inulunsad kamakailan ng Cebuana Lulier ang pinakabago nitong animated TV commercial tampok ang pop star royalty Sara Jeronimo. Kilala ang Cebuana Lulier sa mga commercials na hango sa totoong buhay. Ngunit ngayong taon, makakaasa ang mga manonood ng bago at kakaibang TVC. Itong kauna-unang pagkakataon na gumamit ang Cebuana Lulier ng 2D animation effects. Kasalukuyan nang napapanood ang nasabing TVC nationwide. Lani Messias Suzon, nagbabalita para sa Cebuana Newscast. Susunod! Libo-libong SMEs at maliliit na negosyo protektado na ng microinsurance by 2020 ayon sa DTI. Alden Richards, pinakilig ang mga Kasibuana. Magbabalik ang Kasibuana News. Kulang ang perang pambili ng bagong gadget? Sagot na ng Cebuana Lulier ang problema mo! Mag-claim lang ng pera padala mula sa inyong kapamilya abroad sa higit 2,200 branches ng Cebuana Lulier sa buong Pilipinas. 90 lucky winners ang pwedeng manalo ng brand new smartphone, mobile tablet, at laptop. Sali na! Wish upon a gadget! Promo runs from April 1 to June 30, 2018 for DTI FTEB Permit Number 3208, Series of 2018. Sweldo na naman! Gusto mo bang madagdagan ang take-home mo? Sali na sa Pera Padala Payday Panalo at may chance kang manalo ng limpak-limpak na papremyo! Good day mga Kasibuana! Ito ang Kasibuana Newscast. Cebuana Lulier, Department of Trade and Industry, GIZ at AXA Philippines nagsanib puwersa para sa isang microinsurance product target ang micro, small, and medium enterprises. Nagbabalik si Ces Derek Del Rosario. Siya si Mang Dennis Ong, 40 taong gulang. Dating factory worker na ngayon ay 5 taon ng pedicab driver sa Baclaran. Kumikita siya ng 500 piso kada araw na ipinangtutustos niya sa kanyang 6 na anak. Isa si Mang Dennis sa libo-libong mga maliliit na negosyante o micro, small and medium enterprises o MSMEs na hindi covered ng insurance o pampinansyal na proteksyon sa panahon ng sakuna o pampersonal na emergency. Kaya naman mariing hinihikayat ng gobyerno ang mga mamamayan na mag-avail ng micro-insurance o insurance na abot-kaya para sa mga low-income earners tulad ni Mang Dennis. Kamakailan lamang, nagsanib puwersa ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa microfinancial industry tulad ng Cebuana Lulier, AXA Philippines,
at Department of Trade and Industry o DTI sa tulong ng German government through GIZ Philippines upang makabuo ng isang micro-insurance product na sasagot sa mga pangangailangan ng mga MSMEs. We're looking forward to crafting a viable, sustainable, quality micro-insurance product. Layunin ng partnership na ito na ma-insure ang mahigit 10,000 MSMEs tulad ni Mang Dennis sa taong 2020. Ay, malaking bagay yun. At least kahit makasidente ako, yung pamilya ko, meron silang makukuha kahit paano. Ses Derit Del Rosario, nagbabalita para sa Casebuana Newscast. Pambansang Bay at Cebuana Luwalier Brand Ambassador Alden Richards, sinerpresa ang ilang mga Casebuana fans. Magandang araw mga Casebuana. Nandito tayo ngayon sa Kedsa Plaza Branch with the Pambansang Bay and Cebuana Luwalier's Brand Ambassador Alden Richards para sorpresahin ang kanyang mga fans ngayong araw ng mga puso. Tara, silipin natin ang Pambansang Bay, si Alden Richards. Hindi pinalampas ni Pambansang Bay Alden Richards na magpasaya sa kanyang mga loyal fans noong Valentine's Day. Kanyang sinorpresa ang ilang mga Casebuana sa isang virtual reality date. Isa sa mga fans na nabigyan ng pagkakataong makipag-virtual reality date with the Pambansang Bay ay si Rosalind Dayen, 30 taong gulang, na noon nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sobrang thankful ako kasi hindi lang yun, birthday ko ngayon, so sobrang ang virtual reality date with Alden Richards ay isang espesyal na handog ng Cebuana Luwalier sa mga loyal clients at tagapagtangkilik nito kasabay ng paggunita sa Araw ng Mga Puso. Sa lahat po ng mga Casebuana, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. Huwag po kayong mag-alala, ginagawa po namin lahat ng makakaya namin para makapagbigay ng mahusay na serbisyo para sa inyo, syempre, at para sa mga minamahal nyo sa buong mundo. Kinilig ba kayo mga Casebuana? Ako rin! Stay tuned for our upcoming promos and malay nyo, kayo ang next na magiging kadate ni Alden Richards. Reporting for Casebuana Newscast, ako si Janice Cotan. At yan ang mga balita ng Cebuana Luwalier para sa unang edisyon ng Casebuana Newscast. Naway nadagdagan po namin ang inyong kaalaman ngayong araw na ito. Maaari ninyo kaming subaybayan sa aming website at www.cebuanaluwalier.com o i-follow sa Facebook. Mula sa Cebuana Luwalier, ako po si Janice B. Cotanda, nagbabalita para sa Casebuana Newscast.